Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for November 1 to 15, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong November. 25% discount sa lahat ng tarot reading services sa mga private readings. So, if you are interested, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Scorpio. What's coming to you? It's Scorpio season. Happy birthday. Happy solar return sa inyo. I wish you all the best in life. Happiness, success, good health. Okay, let's see. Scorpio. Okay, bottom of the deck, Six of Cups. You will be dealing with a lot of yung mga past energy. May mga babalik from the past. Pwedeng, kaya sila babalik para mabigyan mo na ng closure. Yung connection mo sa kanila. This can be, yung iba ha, hindi lang relationship tong babalik. Pwedeng may opportunity na na-miss out mo before, na babalik. Let's say, merong naging opening sa trabaho na nung time na yon hindi ka nakapag-apply or hindi ka nakaabot kasi nagkasakit ka. Pero ngayon, mag-open ulit ang opportunity na yan para sa'yo. Okay? So, may mga changes rin dito, new beginnings for you. Some of you, new work, new career, may training, yung iba na kailangan yung atenan ngayong first half ng November. Training sa trabaho or anything na mag-enhance ng knowledge mo, ng skill set mo. You have Oracle of Swords. I see meetings. So, pwedeng mag-hold ka ng meeting. Ikaw yung leader. Ikaw yung parang mag-a-assist sa kanila. Parang may gathering dito, no? That you need to speak up. You need to meron kang paplanuhin. Can be a planning sa business, sa trabaho, sa career path mo. Maaring meron din dito na will try to talk to you. Parang susubukan niya makipag-usap sa'yo para magpaliwanag, para ayusin yung naging problema sa relationship ninyo. This can be sa friendship, romantic connection, sa family. Parang meron siyang i-involve rin na ibang tao para i-back upan siya, para maniwala ka at para mapatawad mo siya, something like that. Okay, so can also be very emotional ngayong first half ng November, lalo na kung mauungkat yung nakaraan, any pain that you have experienced in the past. So maaring maging challenging for you yan, lalo na kung merong kakausap sa'yo tapos may mga bagay na mapag-uusapan kayo na hindi mo alam na ganun pala yung sitwasyon. So, ngayon mo lang malalaman. And then, pwede kasing positive yung malalaman mo or negative eh. So, regardless, at least, malalaman mo na siya. Halimbawa, meron taong nang ghost sa'yo. Tapos, babalik siya ngayon. Magpapaliwanag siya, bakit siya nang ghost. And you will realize, kaya pala. Ganon. So, it's like revelation. You have the Emperor as your opportunity. So, meron kang opportunity ngayon na iayos ang iyong buhay, no? Planuhin lahat ng gusto mong ma-achieve for your future. I also see na magiging stricto ka, no? Alam mo yung pagiging stricto na hindi mo hahayaan na i-take advantage ka ng ibang tao kasi you are setting boundaries na kung dati merong nagtitake advantage sa'yo, hinahayaan mo lang. Tapos akala nila ganun ka pa rin hanggang ngayon. Pero they will realize na, oops, a lot has changed na pala sa inyo. Hindi na pala kayo basta-basta na
nang we-welcome ng iba. Oo. Hindi na kayo laging naka-oo. Oo. So, your blessing is the Four of Swords. This is healing. So, kung kayo nagkasakit, physically, unti-unti, kayo ay makaka-recover na ng first half ng November. And this can also mean recovery from a painful situation in the past. Kung gusto mong mag-heal from a relationship or a situation na parang pakiramdam mo ay nadehado ka. Mm-mm. So, ngayong November, you are taking back your power. And you also have a blessing to have a vacation, to relax, to go to some places na kung saan mas may peace, mas tahimik, makakapag-isip ka ng maigi. So, for your money, career, finances, the Hanged One. So, may mga ventures or plans ka ngayong first half ng November na maaring hindi muna matuloy. Okay? Let's say, a new job, a new business, a new career, na pwedeng hindi muna matutuloy for good reasons, no? I feel like this is protecting you. Pinaproteksyonan ka. Oo. Let's say, may nag-offer sa'yo ng business opportunity. Pero, alam mo yung gusto mo sanang subukan. Pero at that time, wala ka pang puhunan. Kasi hindi mo pa nakukuha yung pera mo. But actually, it's a blessing. Kasi yung pagkakadelay na yon ay paraan para hindi ka makasali. Kasi eventually pala, itong ino-offer na to sa'yo ay isang scam. Diba? Or hindi ka magiging successful doon. So, just take it as a redirection or a blessing for you. Kung may mga bagay man na hindi matuloy sa mga pinaplano mo or sa mga gusto mong subukan. So, sa love life naman, you have the Elder of Swords. So, maaring, ano to, medyo cold ang energy na to. So, pwedeng meron kang iiwasan kausapin ngayong first half ng November. Kasi iniisip mo, bakit kailangan mo pang makipag-communicate sa taong yon kung wala naman ng sense yung relationship. And for some of you, you're going to be very careful sa mga taong sasamahan mo, sa mga taong paniniwalaan mo. So, very careful ka. Regardless if this is romantic relationship or friendship, any close relationship. Saturn or structure. You are making changes in your plans according sa kung sa ano sa tingin mo yung makakabuti para sa iyo. And Saturn is also restriction. So this makes sense na kung ano yung plano mo, minsan hindi yun yung makakabuti para sa iyo eh. So I see redirection, kaya lang kailangan maging patient ka dito. At alam mo or mararamdaman mo kung ito ay parang sign sa'yo na wag muna or hindi pa. Kumbaga, not yet. Kasi minsan, itinutuloy natin kahit na obvious yung mga signals na, yung mga signs na wag muna. Tapos, eventually, napapahamak, diba? See? There's a major change in your direction. Kaya, kalmahan mo lang, okay? You will clarify things. Gusto mo muna na maging clear, malinaw yung mga bagay-bagay bago mo pasukin, bago mo subukan. Para ano, walang sisihan. Number 7 can be a very important number sa inyo. Number 7 sa numerology is about wisdom, learning. Ayan. Self-aware. Nire-reassess mo yung situation mo. Ayan. Person of fire, someone who is confident. So, you're someone who is very confident, energetic, focus on a business. Pwedeng magsustart ka rin ng business. You have the tools that you need, no, for ano man yung mga endeavors mo ngayong November. So, don't worry. Kumbaga, wag kang pang hinaan ng loob. Magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Kasi lahat ng kailangan mo, meron ka.
Take time to breathe out. Ayan. So, ito yung kapag things are going to be stressful sa'yo, bigyan mo ng time sa sarili mo na huminga. Mag-relax. Ayan. And then, go for it. If you feel like this is it, ito na yung gusto mo, you feel excited about something, career, business, relationship, projects, then just do it. You are good enough. Ayan. Ito yung assurance sa inyo na sapat ka para sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo, relationships na gusto mong pasukin. Okay? So that is your reading, Scorpios. Thank you so much. Bye.